Hello guys and welcome back to CEBox tutorial channel. So this is our situation 8 theme from CE Board November 2016 for structural engineering and construction. So before we start to solve this situation, please subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. Okay, so this situation is medyo mahaba-habang solution actually. Isa to sa mga ayaw kong sinisolve noon sa pag-review sa board exam kasi ang haba ng solution talaga. Pero anyway, ito, sinama pa rin namin siya sa Structural Engineering and Construction playlist kasi alam ko na medyo karamihan rin talaga sa mga students na nagre-review ay nahihirapan sa ganitong type of problem. Okay, so let's try, right? Yes, let's try. Hindi pa natin alam kung kaya natin siya isolve. Okay, so light gauge gold cold form steel channels used as purlins are simply supported on roof trusses, which is 6 meters apart. Given the following details, yung ating roof slope is 1 vertical and 1 horizontal. So, ang rise natin is 1. Ang ating run is 4. Then, dead load purlin weight included is 720 pascal. So, that is newton per meter. Okay. Newton per meter squared pala. Sorry. Then, ang ating live load is 1,000 pascal and wind pressure is 1,440 pascal. So, we have windward and leeward side. Okay, so sa windward, that is 0.18 and leeward side is 0.60. Yun yung mga coefficients natin. So, ibig sabihin, yung ating 1,440 or ang kukunin lamang natin dito sa ating 1,440 ay 18% para sa windward side and para naman sa leeward side ay 60%. So the properties of sea purlins is 200 by 76 na kung saan ang ating SX or section modulus with respect to x-axis ay 6.19 times 10 raised to 4 millimeter cube and yung ating SY okay, is 1.38 times 10 raised to 4 millimeter cube. And ang allowable stresses natin with respect to X and Y is equivalent to 207 megapascal. So, ito yung mga allowable bending stress natin sa sea purlin. So, assume that all loads pass through the centroid of the C-section. For a D plus, plus L plus W, a 1/3 increase in allowable stresses is allowed. So, ibig sabihin, kapag combination na tayo ng D plus L plus W, magkakaroon tayo ng plus 1/3 for the allowable stresses. So, ilan ba yung 1/3? So, 1/3 is 0.333. So, plus 100%. That is ano, diba? That is 1. So, 4/3. Okay? So, imumultiply natin to later ng 4/3 para makuha natin yung increase na 1/3. Kapag ang combination natin ay D plus L plus W. So, number 1, what is the safe purlin spacing M due to D plus L if sagrads are not used? Okay, so, saan nga ba yung sagrad? Kasi, importante rin na maintindihan nyo kasi ito. Kumara, ito yung ating truss. Ayan. Tapos, ito yung sa side ng ating truss. Di ba meron tayong mga safe purlins dito? Okay, so let's say, di ating mga safe purlin. Ayan. Ganyan na lang drawing natin. Okay, tapos yung sagrad natin is either nasa gitna or depende kung ano yung design. So, ito yung mga sagrad natin. Ayan. Paganyan siya. Okay? Siyempre, meron din tayong ditong si purlin. Meron din tayong purlin dyan. Yan yung mga sagrads natin. So, yung sagrads kasi is nag-act na parang another support para doon sa ating purlin. Pero since wala naman siyang sinabing sagrad, sagrads are not used, ibig sabihin, yung gagamitin natin na spacing ng support para sa ating sea purlins is yung 6 meters apart. Okay? Yan siya. Kasi, bakit? Kasi dito, yung mga roof trusses natin is naka 6 meters apart. So, ibig sabihin, we consider another, tawag dito, truss. Tapos, ang spacing nito ay 6 meters. So, yun yung magiging support niya. Support dito, then support dito. Okay, so wala kasi siyang sagrad. Okay, so importante rin kasi na alam nating lahat kung paano nakadistribute itong mga loadings na to. So since this is pascal, so this is newton per
meter squared. So, nakadistribute siya sa area. So, saan siya nakadistribute? Dito siya nakadistribute. Yan. Okay? So, ngayon, ang gagawin lang natin dito is, kukunin natin yung distributed load para dun sa isang purlin. Ganun kasi ang pag-a-analyze sa, ano, sa roof trusses and sa purlin. Okay? So, ang gagawin lang natin dyan, ito yung ating purlin. Yan. Okay. So, ang kukunin lang natin dyan ay ito. Itong loading sa to na madidistribute sa kanya. Yan. Okay? Tapos, ito. Itong dimension na to is yung ating S. So, kung makita natin dito sa figure, andito rin yung S. Okay lang kasi kung meron tayo itong another superline pa, that is another S distance. Pero ang gagawin natin is yung tig-gitna. Okay? Or tig-kalahate. So, that is S over 2 plus S over 2. So, that is S. Okay? So, ngayon, dito, kung ganito yung distributed load natin, ibig sabihin, kailangan nating i-multiply yung ating mga loadings ng S. Okay? Para ma-convert siya into Newton per meter. Ayan. So, isa-isahin natin. So, para sa dead load, that is 720, no? So, that is 720 multiplied by S. Ang atin namang L is 1,000 multiplied by S. So, para naman sa ating wind load, okay, unahin natin sa windward. So, W. So, this is 1440 multiplied by 0.18. So, that is 259.2. 259.20 then S. Okay, then, para naman sa leeward, that is 144 multiplied by 0.60. 864 multiplied by S. Okay? Ano pa ba yung mga kailangan nating alalahanin? Okay, so wala naman na masyado. Okay, so pwede tayo mag-proceed para sa number 1. So, hindi natin i-apply yung 1/3 increase kasi ang gusto lang naman sa number 1 ay yung D plus L. Take note natin ito. D plus L. So, ang tanong ngayon is, paano natin ma-apply yung ating dead load and live load? Kasi, syempre, gravity load tong dalawang to. So, pares lang sila na, upward. So, kung titingnan natin dito, ang mangyayari kasi dito nyan is, ganito yung ating superline. Yan. Okay? Tapos, yung ating slope is 1/4. Yan. So, sige, check na rin natin yung kanyang hypotenuse, that is 1 squared plus 4 squared, the square root of 17. Okay, so square root of 17. Tapos yung ating loadings niyan ay naka ganito. So ano siya? Vertical. Ayan. So ito niyan yung ating DL or yung D plus L. Okay? So pinagsama lang sila. Okay? So ang ating D plus L ay equivalent sa 1,000 plus 720, so that is 1,720 multiplied by S. So, kukonvert natin yan into perpendicular and parallel component. Yan. So, if this is theta, this is also equivalent to theta. So, that is rotation of angle. So, please pakipractice lamang yun since nagre-review kayo sa board exam. Kailangan mapractice ninyo yung rotation of angle. So, simple lang din naman yan. Okay? Ngayon, this is cosine. Okay? Kasi, adjacent dun sa ating perpendicular load. Then, dito naman ay sine. So, mula rito sa ating slope, ang ating cosine theta rito ay 4 over square root of 17. Ang ating namang sine theta ay equivalent sa 1 over square root of 17. Kaya, ang gawin natin, tawagin na lang natin to as, W vertical and W horizontal. Yan. So, ang ating W vertical niya na equivalent sa 1,720 multiplied by S. So, this is cosine, no? Multiplied by 4 over square root of 17. And this is horizontal naman. So, 1,720 multiplied by S multiplied by 1 over square root of 17. So, 1,720 multiplied by 4 over square root of 17
1668.65 ba? Tama. 65 multiplied by S. And ito naman ay 1. So, 417.16. Multiplied by S. Okay? So, ngayon, meron kasi tayong ano, diba, pinaka equation since yung ating si Perlin kasi is under sa ano, bending about two axis. Ayan. Kasi meron tayo dito, let's consider this as Y and ito naman is yung ating X axis. Yes, sabi naman dito lahat ng mga loadings natin ay magpa-pass through the centroid. So, andito silang lahat. Kasi centroids niya. So, ating ano niyan, mapapansin nyo kasi since ito niyan ay parang simply supported, okay, we consider this as simply supported. Ang mangyayari, subjected siya sa dalawang ano, 'di ba, loadings ito. And ito yung ating W B. Tapos yung ating namang ano, yung ating namang WH na ganyan. Okay, so subjected siya sa ano, sa bending. Okay? So biaxial bending 'yan. So, ang ating equation doon is FB X over FBX. Ayan. Plus FBY over FBY. And this should be less than or equivalent to 1.0. Okay? So, itong mga big F natin, ito yung tinatawag natin na allowable stresses. Then, ito namang small F natin, sila yung mga actual stresses. Okay? So, ang equation natin para sa actual stress, okay, is, syempre, alam naman natin ito, di ba, yung bending stress natin. So, since, with respect to X, so this is MX over, given naman yung ano, di ba, SX. So, ang gawin na lang natin, MX divided by SX na lang. Tapos, yung ating FBY is equivalent to MY over SY. Okay? So, check natin dito. So, kasi ating length, di ba? Yan. Yung ating length. Which is equivalent to 6 meters. So, makukuha natin yung MY and MX. So, MX is equivalent to W L squared over 8. So, bakit? Kasi ito ay yung maximum bending moment sa simply supported beam. Hindi ba? Ito naman yung ating MY, which is equivalent to W multiplied by L squared over 8. Ang tanong, ano yung gagamitin natin na W? Ayan. So, dito tayo sa MX. Ito. Ayan. So, since ang ating MX dito ay ganito yung plane, di ba? Ganyan yung ating plane. Ito yung ating X-axis. Ayan. So, tingnan natin kung sino ano sa kanya. Perpendicular. Okay? Ang perpendicular sa kanya dito sa loadings natin is yung WB. Ayan. Ito yung gagamitin natin. Okay? So, take note nyo yun. So, para pakita natin dito. So, WV. So, wag na wag nyo kakalimutan yun. Actually, marami ditong nalilito. Okay? So, WB natin is 1668, no? So, 1668.65 multiplied by L. Ang L naman natin ay 6 meters. So, 6 squared over 8. So, this is 7509.93. 7509 ba? 508 pala, sorry. 0.93 S. Tapos sa MY naman, since ang ating Y-axis is paganito ang ano, paganito yung kanyang plane. So, dapat ang gagamit natin doon na loadings is transverse or perpendicular sa kanya. Ang perpendicular sa kanya ay yung WH. Okay? Ang gagamit natin dito is yung WH. Okay? So, papatan lang natin ito. Gagawin natin 470.16. So, 1877.22. So, huwag kayong magpapalituran kasi mamaya ang gamitin nyo rito sa ano, sa MX is yung WH.
Hindi ah, mali yun. Baliktad yun, okay? Kasi nga sabi nga natin, di ba, paano nga ba nangyayari ang bending moment? Di ba, nangyayari lamang ang bending moment kapag ang loadings natin ay transverse or perpendicular doon sa ating axis. Okay, so yun yung gagawin natin. Okay? So, masusolve na natin yung ating FBX and FBY. Pero before that, dapat consistent tayo sa unit. Okay? Para di tayo nalilito. Since yung ating mga loadings is Newton per meter. Okay? So, Newton per meter itong mga to. Ayan. So, ibig sabihin yung ating WB and WH is Newton per meter. So, ito yung ating MX and MY. Newton per meter. Then, ito meter, no? Meter squared. Okay? So, since moment to. So, ibig sabihin this is Newton meter, ating mga moment. Okay? So, ngayon, kung Newton meter ang ating moment, ito, tapos ang ating SX and SY is millimeter, ayan, millimeter cube, so dapat converted natin to into Newton millimeters. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin is, imumultiply natin yung ating MX ng 1,000. Okay? Para makuha natin yung ating FBX and FBY. Okay, so FBX is 7508.93 then multiplied by 1000 over SX is 6.19 times 10 raised to 4. So 121.307. So 121.307 S. Tapos, ito niyan is 1877.22 multiplied by 1,000 over SY, 1.38 times 10 raised to 4. So, this is 136.03 multiplied by S. So, masasolve na natin yung ating S gamit yung ating biaxial bending stress. So, FBX natin is 121.03 multiplied by S over 207. Kasi, ano ba niyan to? Magiging ano to? Newton per millimeter squared, hindi ba? Kung Newton per millimeter squared to, okay, ang matitira natin is yung S, which is in meters. Okay, tandaan nyo, di ba ang S natin dito is in meters para yung ating mga loadings ay Newton per meter. Tandaan nyo na meter yung ating M. So, itong unit na to is galing dito, which is Newton per millimeter squared, that is megapascal. Ang ating 207 is megapascal. So, matitirang unit natin dito is meters. Okay, so 136.03 multiplied by S over 207. Pares lang naman sila for FBX and FBY sa allowable. Okay, then less than equivalent. Less than or equivalent to 1.0. So, assume na natin na equivalent to sa 1.0. Hindi tayo pwedeng tumaas sa 1.0 kasi mag-i-exceed tayo dito sa ating allowable na 1.0. Huwag nyo na lamang ding ibababa kasi ang makukuha natin na S nun is mas mababa. So, ang gusto natin kasi makuha ang S is yung pinakasakto dun sa ating 1.0. So, parang siya na yung pinaka-maximum na S na pwede nating magamit. Okay? Yan. So, ang ating S nyan is 121.03 multiplied by X over 207 plus 136.03 multiplied by X over 207 then equivalent to 1. So, 0.805 meters. Yan. Okay, so ito yung sagot. 0.80 meters. Tingnan natin kapag mas mababa sa sa 1.0, ang makukuha natin dyan ay mas mababa sa 0.8. So, ayaw natin yun kasi medyo mahina siya. Okay? Pero kapag naman tinaas natin sa 1, let's say 1.5, makukuha natin dyan is 1.208. So, mag-fail na yung ating mag-fail na yung ating purlin kasi sasagad siya dun sa ating tawag ito. Sa ating bending stress. Okay? So, yun yung ating problem number 1. So, dito palang napakahaba na yung discussion, di ba? So, tuloy naman tayo sa ating problem number 2. What is the maximum spacing of purlins meter due to D
D plus W plus L at the leeward side. Okay, so nasaan yun? Kapag kasi nasa roof tayo, meron tayong dalawang side. So, ito yung leeward. Ito naman yung... this is windward. This is leeward. So, ano nangyayari dyan? Kasi ang wind load, automatic, ano yan, laging perpendicular sa ato, sa ating roof. Okay? So, ito yung ating windward. Then, papunta siya rito niya sa leeward. Yan. So, magiging ano... suction sa leeward side. Ayan. So, suction siya. Okay. So, dito tayo sa leeward side. Sige, tanggalin na rin natin to. Hindi rin naman tayo magagamit eh. Okay. So, number 2. Combination ng ano, no? Loadings, no? Pero, hindi lang basta-basta natin kailangang i-add yan. Dito pwedeng i-add lahat yan. Kasi, kailangan nating alalahanin or tingnan kung paano yung mga loadings natin. So, drawing natin yung safer lens natin. Ayan. Ito yung sa leeward side. Okay. And then, let's say ito yung ating ano centroidal axis. Tapos, ito yung DL or D plus L. Ayan. Tapos, yung leeward kasi or yung ano, wind load sa leeward is pag ganito. Okay? Ayan yung ating WL. Yung ating WL, nakaganito na. So, ibig sabihin, since yung ating vertical component sa W plus L is downward, so, ano sila? Magma-minus. Okay? Then, ito naman yung ating horizontal component para sa D plus L. Yung ating WL naman kasi is, or since perpendicular na siya, wala na siyang kailangan pang ano loadings na parallel to sa ating x-axis. Okay? So, ngayon, yung ating WB ay equivalent sa WL, no? So, ilan ba yung ating WL? 864. Okay? Tapos, yung ating WB is 1668.65. So, 1668.65 minus 864. So, this is 804. So, 804.65. Yes. Tapos, same lang din yung ating WH, which is equivalent to 417.16. Yes. Okay, so makukuha na natin kasunod nun is yung MX and MW. So, sa MX natin, ulitin natin, ang gagamitin natin dun ngayon is yung WH. So, same lang yung ating ano, MX. MX natin is 7508.93 S. Tapos, yung ating MY magbabago. Okay? Okay, so WH ang gagamitin natin. Sorry. Hindi. MX pala to, no? So, magbabago yung MX natin. Kasi ang gagamitin natin dyan is yung ating bagong WP. Okay, so yung ating MX is 804.65 multiplied by S multiplied by 6 squared over 8. Ayan. Ang hindi pala magbabago is yung ating MY kasi due to 417.16 pa rin siya. So, ang ating MY is 1877.22 S. So, ito niyan, yung ating MX is 804.65 multiplied by 6 squared over, okay, 8. So, 3620.93 multiplied by S. So, makukuha na natin yung ating FBX saka FBY. So, ang FBY natin same lang, 136.03 S. Yung FBX magbabago. So, 3620.93 over 6.19 times 10 raised to 4. Then, ito mo-multiply natin ng 1,000 para maging Newton millimeter. So, this is 58.50. Yes. Ayan. So, makukuha na natin yung ating spacing ngayon. So, 58.50S over... Yes, since ang ating combination na ngayon ay D plus S ay D plus L plus W, so i-add na natin yung ano, 1/3 increase. So, i-multiply natin to ng, okay, yung stress natin, ayan.
yung ating allowable stress ng 4 over 3. 4 over 3 multiplied by 207. Then plus 136.03 multiplied by S over 4 over 3 multiplied by 207 is equivalent to 1.0. 58.50x over 4 thirds of 207 plus 136.03 multiplied by x over 4 thirds of 207 is equivalent to 1. So, ang makukuha natin ay 1.42 or 1.419 meters. So, check natin. Okay, so 1.40. Okay, so ano napansin ninyo dito sa sagot? Ah, yes, dito pala no, sa number 1.80. Okay, so kasi mag-decide kayo kung round up or round down. Siyempre, kapag kasi ano, nira-round up natin siya, ibig sabihin, lumalaki yung ano, yung ating S, di ba? So kapag lalaki yung S natin, mas lalaki yung mga loadings na i-apply natin doon sa Zeppelin. So mas magiging critical siya. Okay, mas ma-subject siya sa mas malaking bending moment and bending stress. So ayaw natin mangyari 'yon, kaya ang gagawin natin diyan is round down. Okay, kaya ang sagot sa number 1 is S is equivalent to 0.80. Ganun rin naman sa number 2, ang magiging sagot ay 1.40 based doon sa ano, ah, sa pamimili natin or sa choices na given. So, kung meron man sa given na 1.42, then 1.40, so mas safe na ang kukunin natin na sagot dito is yung 1.40 meters. Okay? Yeah. So, sulat rin natin to. Ating S, oops. Ating S niyan ay equivalent sa 0.80 meters para safe yung ating Berlin. Okay? Next naman, sa number 3, ganun pa rin, D plus L plus W, pero sa windward side. Okay, so kung windward side na tayo, sa number 3, babaligtarin lang din natin yung ano, yung ating purlins, ayan. Tapos kung windward side, ibig sabihin, direct na tayo dun sa ating purlin. Ayan. So ito yung ating D plus L. Tapos, ito naman yung WW. Ayan. Or yung wind load due to wind load at windward side. Ayan. Okay. So, mangyayari dyan, mag-a-add lang naman yung ating ano, vertical component ng D plus double, D plus L. Tapos, ito naman yung kanyang WH. Okay. So, ganun pa rin. Wala pa rin nagbago sa ating ano, WH, no? So, magbago lang is yung WB. So, imbis na minus, mag-a-add sila. So, ilan yung ating WW? 259.20. Then, plus WB na 1668.65. So, this is 1927.85. S. Tapos, same lang din yung ating WH. 417.16 S. So, ibig sabihin, wala pa rin magbabago sa ating MY. Magbabago lang is yung ating MX. So, this is 1927.85 S multiplied by 6 squared over 8. Tapos, yung ating MY, same lang, na 1877.22 S. Ito niyan is 1927.16 or sorry, 0.85, 6 squared over 8. So, 8675.33. Kayo na lang din ang mag-decide kung ilang decimal, ah. So, ako kasi tinatamad na magsulat ng mahabang numbers. Kaya ginagawa ko na lang 2 decimal. So, syempre, mas safe na 3 decimal kapag nagre-review. Okay? So, ngayon, ito na. Kumukuha natin yung ating FBX and FBY. So, FBY wala pa rin nagbago. 136.03 S pa rin. So, sa FBX, 867.53 times 1,000
over 6.19 times 10 raised to 4. So 140.151. Bigla na ganun, no? Nag 3 decimal. Okay. Ah, but 3. This is S. Okay. Ayan. So makukuha na natin yung ating S. So 140.151 S over, ganun pa rin, 4 thirds pa rin kasi D plus L plus W yung ating load combination. Ayan. So 4 thirds of 207. Then equivalent to 1.0. 140.151 S over 4 thirds of 207 plus 136.003 multiplied by S over 4 thirds of 207. Then equivalent to 1.0. So ang lalabas sa sagot ay 0.999. Okay? So ang ating S is equivalent to 0.999 meters. So ngayon, ang nasa choices natin or yung final answer dito kasi is 1.0. Diba sinabi namin dito na dapat mas mababa dun sa makukuha nating answer kagaya dun sa number 1 and number 2 para maging safe tayo. Kasi check natin kung gagawin natin itong 1.0, yung S. Ang kakalabasan niyan is 10. Plug na lang natin, then yung ating X gawin natin 1.0. Ang lalabas na sagot ay 1.00066. Okay, so ibig sabihin na greater than tayo sa 1.0. Although medyo malayo na rin naman yung ano yung decimal dito na kung saan mag-greater than sa 1.0, pero technically speaking, nag-greater than or nag-exceed tayo eh, di ba? Sa 1.0. So ako ah, personally, dapat ang magiging sagot natin dito ay less than sa 0.99. So we can say that our S is equivalent to 0.98 meters or 0.99. Okay, pero since ang sagot dito is 1.0, siguro yun yung pinakamalapit sa choices na given dito sa question number 3. Pero syempre, kailangan kasi natin di bang i-check yung ating limits kasi nga nakalagay rito is less than or equivalent to 1.0. So kung i-check natin is 0.98 yung ating X, ang lalabas dito is equivalent to 0.981. So that is less than to 1.0. Kaya magiging safe tayo. So dapat ganun. Kagaya nung ano, di ba? Nung ating question 1 and 2, mas mababa sa 1.419 and mas mababa sa 0.805 yung pinili nating answer kasi ang kakalabasan dyan na sagot dito sa huli ay less than sa 1.0. Okay? So this is our situation number 8 came from CE Board exam November 2016. So if you enjoyed and learned from this video, please subscribe and click the notification bell icon for updates, okay, on our YouTube channel. So thank you for watching. Bye.